pinakamatataas na gusali. Mga malalaking poste, nagsisiksikang sasakyan, makabagong teknolohiya, mga taong abala sa paglalakad sa mga daan. Patuloy na umuunlad ang mundo. Sabi nila, ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya. Nagbibigay ito ng walang kapares na oportunidad sa binibilyong tao sa buong mundo. Pero, nasaan kaya ang oportunidad para sa taong kagaya ko? Ang hamon ang pagtira namin sa probinsya ng aking pamilya, lalo na't walang trabaho ang ama dahil may sakit. Dahil sa hirap ng buhay, hinikayat akong makipagsapalaran sa lungsod kung saan maraming trabaho. Uy, Abby, nagsakit dahil mong papa? Ulagi ti, uy, wala na siya trabaho. Amot ka ni si Inday kung makapag-eskwela pa ka. Pag-atog Davao, dito sa Davao, daghan kaayo trabaho. Unya, makasweldo ka, makapadala ka sa imong mama. Makasulod ka ako, ana, nga wala man kuy grado. Ayaw ka bala ka. Ako, ikaw, ako tagaan, pangpliti padulong sa Davao. Sige, sige, ti. Salamat ka, ayo, ti. Napakaraming Pinoy college graduate ang nag-ibang bansa para makapagtrabaho. May doktor, nurse, at arkitekto. Napapatanong ako minsan, bakit hindi na lang sila dito sa Pilipinas magtrabaho? Wala din ba silang oportunidad dito? Pero di ko sila masisisi. Kasi gaya ko, kumakayo din sila para sa kaniya-kaniya nilang pamilya. Ang daming nagbagong Pilipino na kapag abroad lang, nagbago na ang pagkikitungo sa ibang tao. Excuse me, where's the comfort room here? I came from Hong Kong pa kasi and I forgot the comfort room here. Pero, nais ko rin makapag-ibang bansa para maihaon ko sa hirap ang aking pamilya. Kaya kong pasukin ang kahit anong trabaho para sa ikabubuti ng aking pamilya. Kaya kong tiisin ang gutom at hirap para makakain lang siguro. Minsan, gusto ko nang umiyak. Minsan, gusto ko nang sumuko. Nakakapagod man, pero kakayod ako. Kakayod ako para sa pamilya ko.
Lahat tayo may sariling kwento. Lahat tayo may mga dahilan kung bakit tayo kumakain. Ang bagong kapanahunan ay naghaharap ng mga bagong hamon at mga bagong problema sa buhay. Dumarami ang mayayaman, dumarami din ang mga mahihirap, at patuloy na umuunlad ang mundo. Sabi nila, ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. Nagbibigay ito ng walang kapares na mga oportunidad sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo. May oportunidad pa ba para sa mga taong gaya ko?